Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa Quezon City. Ito po ang kwento. Nangyari ito nung mga 10 taong gulang pa lamang ako. Bagamat bata pa akong maituturing, masasabi kong malinaw ang aking isipan. Siguradong sigurado akong hindi ito bunga ng malikot na imahinasyon. Kagaya ng ilang kabataan dun sa subdivision namin, hindi ako mahilig sa mga horror na yan. Para sa akin, corny ang mga yan. Sa Novaliches kami nakatira dati, at magpasa hanggang ngayon, sa Novaliches kami nakatira. Kaya kung anumang bahid ng mga katatakutan o kahiwagaan, parang kakornyahan lang sa akin. Unang-una, sa syudad kami nakatira. Isa pa, kami mga barkada ko, walang naniniwala dyan. Kagaya ng nasabi ko kanina, panay kakornyahan lang lahat yan. Sa bahay namin, madalas ako lang mag-isa at yung katulong namin ang naiiwan dahil nasa trabaho ang mga magulang ko. At dahil nag-iisang anak lamang ako, wala akong ibang ginawa kundi maglaro ng computer. Sa edad ko na yun, sa araw-araw ang umuubos ng oras ko ay maglaro ng computer. Umaga, tanghali, gabi, nabukasan, computer ulit. Tumitigil lang ako pag papasok, saka pag matutulog, at syempre, pag brown out. Doon lang ako tumitigil. Kahit kumakain, naglalaro pa din ako. Sabay yun, naglalaro habang kumakain. Nung panahon na yun, summer yun. Siyempre, walang pasok. Kaya araw-araw, nagko-computer ako. Pero nung panahon na yun, madalas din ang brownout. Pero ang brownout nun, tuwing araw naman, mga bandang tanghali. Kaya pag walang ilaw, laro sa labas ang inaatupag ko. Bike, punta sa bahay ng mga kaibigan ko at pagbalik ng ilaw, laro ulit ng computer. Minsan, napadaan ako sa bayan at nakakita ako ng dyaryo. Nakalagay sa dyaryo yung isa sa mga balita niya. May mga aswang daw na gumagala. Nagbarko pa daw papuntang city. Nasa front page pa yun dati. Kaya nung nakita ko yun ganun na lang ang tawa ko. Sa isip-isip ko, wala na kayong mabalita, pati mga kakordian binabalita nyo. Sabay sa loob-loob ko tawa ako ng tawa. Parang magkakaaswang dito. Pakikalsada, madaming mga sasakyan, daming tao. Sa computer age na tayo, nagpapaniwala pa ba kayo dyan? Baliw lang maniniwala dyan. Sa isip-isip ko. Pagbalik ko ng bahay, inaasa ko na walang ilaw. Ngunit, natuwa ako dahil may ilaw pa rin. Kaya yun,
hindi na ako nag-aksaya ng panahon at naglaro na ako ng paborito kong laro sa computer. Ngunit, yung saya ko na yun, biglang naunsyam eh. Nang biglang nag-brown out nung magtatakip silim na. Siyempre, bad trip. Nag-brown out ako kung kailan pa magagabi. At siyempre, mas mahirap paggabi yung brown out. Mahirap kumilos. At bukod dun eh, paggabi, wala ka nang magawa. Boring na. Nakakainip. Kaya habang nag-aantay, magkailaw eh, andun lang ako sa sala namin. Ang sala namin ay may bintana na kita mo yung nasa labas. Tanaw mo yung kalsada. At yung bahay na katapat namin sa kabilang kalsada na malaki. At dahil sa sobrang kaboringan eh, andun lang ako sa sala. Nakatanaw sa bintana habang nag-aantay magkailaw. Mag-aalas 8 na siguro noon. Habang nagluluto yung katulong namin sa kusina, mag-isa lang ako nun sa sala. Maya-maya pa. Parang napansin ko na humangin sa labas. At dahil wala ngang magawa, madali kong mapansin ang mga bagay-bagay sa sobrang pagkabagot. At dahil brownout nun, tahimik ang kapaligiran. Kaya yung mga ganung galaw ng puno eh, mapapansin mo talaga. Maya-maya pa. Parang humangin na naman. Gumalaw yung mga dahon na nasa gilid ng bakod namin. Nang may mapansin ako habang nakamasid sa aming bintana. Una eh, parang tela lang na lumulutang. Hindi ko pa gaano maaninagan nung una dahil brown out nga. Nang tiningnan ko ng maigi, ay parang napagtanto ko na parang buhok iyon na mahaba na nasa himpapawid. Yung buhok iyong hindi tuwid. Medyo may pagkawivi siya na mahaba. Yung parang hanggang bewang. Nang mapagtanto ko, eh parang nakatalikod dito. Na base sa buhok niya, eh parang matandang babae na mahaba ang buhok na hanggang bewang. Ngunit wala na itong pang-ibabang bahagi. Wala itong bewang pababa hanggang paa. At dun ako nagsimulang kilabutan. Una'y iniisip ko pa na baka paniki lamang, ngunit nang mapansin ko ang nasa gilid ng nakatalikod na nila lang na ito ay animoy pakpak nga ng paniki, ngunit napakalaki nito. May isang dipa ang haba nito sa kaliwa at may isang dipa din ang haba nito sa kanan. Ang posisyon nito ay parang nakatayo lamang, ngunit wala pang ibabang bahagi. Dumadagusdus papunta sa bahay dun sa tapat namin. Kakaibang kilabot ang naramdaman ko nang mapagtanto ko na nakasaksi ako ng isang manananggal habang nakamasid ako sa bintana namin. Sa mura kong ilad nun, kahit hindi ako naniniwala sa mga ganun, ganun na lamang ang takot na naramdaman ko. Nagtatakbo ako papunta sa katulong namin para may kasama ako. Nagsisigaw ako habang papunta dun. Ikinukwento ko yun pagdating ko sa kusina, hanggang sa bumalik na yung kuryente. At habang kinukwento ko yun, eh parang walang naniniwala sa akin. Pagdating ng mga magulang ko, eh kinuwento ko din kung ano yung nasaksihan ko kanina. Tila'y napakahirap paniwalaan at parang wala nga naniniwala sa akin. Nung gabing yun, eh hindi ako natulog sa kwarto ko sa sobrang takot.
kinabukasan, kinuwento ko sa mga kaibigan ko ang nasaksihan ko nung gabi na yun. Ngunit, panipang-aasar lang ang inabot ko. Marahil, dati din kasi, ganun din ang paniniwala ko. Ngunit nung ako na mismo ang nakakita, eh talagang magbabago ang pananaw mo pagdating sa mga ganyang bagay. Simula nun, eh hindi na ako nagpapagabi sa labas at kung gagabihin ako eh, nagpapahatid ako, nagpapasundo ako sa sobrang takot ko. Lalo na dun malapit sa malaking bahay na yun, malapit sa amin. Napakaiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero, nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. At nais ko lamang po magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta, sa lahat po ng subscribe, lahat po nakikinig sa mga silent listeners po ng channel natin. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang po i-shoutout sila Boss Kaurix, Nest Animation, shoutout sa Boss, kay Mr. Listat 03, kay Vinci Mayo, shoutout po sa Boss, kay Angel May Limbo, shoutout po sa iyo ma'am, kay Merlinda Samson from Kuwait, ma'am ingat po kayo dyan. Shoutout din po kay Boss Ethan, Andy and family, kung mahilig po kayo sa mga vlogs, sa mga mukbang, bisita po kayo sa channel po, Ethan, Andy and family. Shoutout din po kay Boss Sarah King, maraming salamat po. Kay Boss Sai 1986 vlog, kung may hilig po kayo sa mga vlog, yung view po sa Singapore, pwede po kayong bumisita sa vlog po, Sai 1986 vlog. Shoutout din po kay Ma'am Salveco Gutierrez, man, maraming salamat po. Kay Boss Kenny Gonzalez, maraming maraming salamat po. Shoutout din po kay Miss Midnight Horror Stories, isa po sa magaling namin narrator, kung may time po kayo, bisita rin po kayo sa channel niya, Miss Midnight Horror Stories. Shoutout din po kay Ma'am Rosary Hayaratne. Shoutout din po kay Beauty and the Beast. Kung mahilig po kayo sa mga drone shots po sa bandang antike, bisita po kayo sa channel po, Beauty and the Beast. Kay Diggy and George, maraming salamat po boss. At kung mahilig po kayo sa mga bedtime stories, mga fables, bisita po kayo sa channel, Diggy and George po. Shoutout din po kay Boss Tita Sareno, maraming salamat po ma'am. Kay Airo Mario Zavros from Cyprus, boss, shoutout po sa iyo. Shoutout po kay Anonymous Recounter, isa po sa magaling naming narrator. Kung may time po kayo, bisita po kayo, Anonymous Recounter. Shoutout din po kay Boss Ivy San Estandian, maraming salamat po ma'am. Kay Marian Palwan from Kuwait, ma'am, maraming maraming salamat po, ingat po kayo dyan. Mahilig po kayo sa may kalapate, pagpapakondisyon po ng kalapate, bisita po kayo, Boss Kamandag Pigeon TV. Marami po kayong makukuha ng tips pagpapalaki, pagpapakondisyon po ng kalapate. Shoutout din po kay Sir Alvin Camardo, boss, maraming salamat po. Kay Sir Myong Viterbo, boss, maraming salamat po sa suporta. Shoutout din po kay Nightmare Noodles Dark Stories, isa po sa magaling naming narrator. Bisita rin po kay sa channel po niya. Kay Charmaine Saneo, ma'am, maraming salamat po. Kay Boss Bobby Ang Sueco, maraming salamat po. Kay Boss John Reynel Zakate, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Van Malikmata, isa po ng magaling namin narrator. Kung may time po kayo, bisita rin po kayo, Malikmata po. Shoutout din po kay Ma'am Lawrence Kamaklang from Singapore, ma'am, ingat po kayo dyan. Kay Jerma Jamar Bellarmino from Hong Kong, maraming salamat po. Kay Ma'am Gina Kalunod, shoutout po sa'yo ma'am. Kay Yumi Cotton TV, kung may time po kayo, bisita po kayo sa channel po, Yumi Cotton TV. Shoutout din po kay Dimples Yumi, maraming salamat po. Kay Ma'am Robina Dairo, maraming salamat po. Kay Ma'am Eriza Miguel, maraming salamat po ma'am. And shoutout din po kay Christine Santos, mega shoutout sa'yo boss. Kay Ma'am Julie Ruel from LA, maraming salamat po. Kay Tata Estong, Nestor Bauyon, sir, maraming salamat po. Ingat po kayo dyan sa London. Maraming salamat po kay Ma'am Gina Terrazona, maraming salamat po. Kay Ma'am Remis Kapampangan Recipes, kumihilig po kayo sa mga dishes na simple lang po. Pero 5 star po ang kalalabasan. Bisita po kayo, Remis Kapampangan Recipes. Kay Ma'am Darlene Kabatuan, maraming salamat po. At isa po sa magaling naming narrator at mahuhusay po na writer, Boss Kwentong Captain Coca. Kung may time po kayo, bisita po kayo sa channel niya. Mahilig din po kayo sa gaming,
Kay Boss Rochelle Abelyar, maraming maraming salamat po. Kay Casper Stories sa YouTube, maraming salamat po. Kumentahin po kayo, bisita po kayo, isa po sa magaling naming narrator, Casper Stories YouTube. Kay Helpful Tips by JC, mahilig po siya sa mga gadgets po, mga helpful tips po. Kumentahin po kayo, bisita po kayo sa channel niya. At sa mga vlogs po na nakakatuwa, mga Jack Sparrow Vlogs po, bisita lang po kayo, may time po kayo. Shoutout din po kay Ma'am Evangeline Lardo, kay Ma'am Ellen Lokias, at isa po sa magaling naming narrator, Post Dark Hub PH, kung may time po, bisita lang po kayo sa kanya. Shoutout din po kay Boss Raymond Glover, kay Ma'am Best Mads, kay Boss Pau Pau Saliman, at kay Boss King Lakwachera, Boss shoutout po sa iyo. Kay Black Cat, Boss, maraming maraming salamat po. Kay Ma'am Lockdown from Riyadh, ingat po kayo dyan. At kay Boss Ben, ang mensahero, isa po sa magaling naming narrator po. Kung may time po kayo, bisita rin po sa channel niya. And kay Ma'am Isa Hororich, isa po sa magaling naming female narrator. Kung may time po kayo, bisita po kayo sa kanya. At kung mahilig po kayo sa music, bisita na po kayo kay Boss Chanapuro. Maraming maraming salamat po. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakiclick lang po ang like button, patidin po ang subscribe. Pakihit na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. At kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan na po sa ating comment section. Maraming maraming salamat po.